Sa numerology, kapag ikaw ay madalas na makakita ng mga numero na magkakasunod at nagpapaulit-ulit sa resibo, sa plaka ng sasakyan, sa orasan, o sa lahat ng nakikita mo sa paligid at palagi nitong nakukuha ang iyong pansin gaya ng 3, 2-12, 2-10, o ang madalas na 11-11. Ito ay ang mga tinatawag na angel numbers. Sa iba naman, ito ay mga bagay para sa mas malalim na espiritual na pagtuklas. At mayroon din na nagsasabi na ito ay paraan ng mga anghel upang iparating nila ang kanilang mensahe sa iyo bilang gabay. Sa video na ito, pagtutuunan natin ang pansin ano ba ang iba't ibang interpretasyon ng 11-11 pagdating sa pananalapi at gabay nito na may kaugnayan sa kasaganahan sa buhay. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell at all para lagi kang updated patungkol sa numerology at synchronicities. Bago na muna tayo dumako sa 11-11, ano ba ang kahulugan ng 1 sa numerology? Ang 1 ay sumasagisag sa pagkakaisa ng lahat ng bagay. Ito ay unity, isang pinakamalakas na numero na siyang simbolismo ng simula ng lahat ng bagay. Ang umpisa ng lahat, ang creation o paglikha, ang pagiging isa natin at ng langit, ang paglaganap ng buhay at simula ng lahat ng pakikibaka. Sa pera at career, ano naman ang pahiwatig ng 11-11? Kapag nakikita mo ito, narito ang maraming interpretasyon. Una, kapag ito ay madalas na magpakita sa mga panahong nag-iisip ka patungkol sa pera, ito ay pahiwatig na magtiwala ka lamang ng lubos sa proseso. Kapag ikaw ay nag-iisip ng mga sitwasyon patungkol sa pera at madalas mo itong makita, ito ay pahiwatig na mas lakihan mo ang mga pangarap mo patungkol sa pera. Mag-isip pa ng mas marami at malalaking bagay patungkol sa pananalapi at maging handa sa pagtanggap nito. Pangalawa, ang 11-11 ay isang positibong pahiwatig ng financial abundance. Ito ay pahiwatig ng universe na may paparating na maraming oportunidad at kasaganahan sa pananalapi, kaya lakasan pa ang paniniwala. Pangatlo, may malaking pagbabago sa pananalapi mo. Pwedeng ito ay paglaki ng sweldo o bagong oportunidad. Maaaring may mag-alok sa iyo o tawagan ka na sa pinapangarap mong trabaho. Maaaring ikaw ay makaklose deal o di naman kaya ay ma-promote na sa trabaho mo. Pang-apat, kung ikaw ay may pagkakautang, sinasabi nito sa iyo na magkaroon ng mga mas maayos na financial habits o paghawak ng pera nang sa gayon ay mabayaran mo na ito bago ka pa ulit mamuhunan o bumili ng isang bagong bagay. Panglima, kung ikaw naman ay may balak na mag-invest o mamuhunan, ito ay senyales na pasukin mo na ito sa panahong mapag-aralan mo na itong mabuti. Ang 11-11 ay nagsasabi na ito ay magiging maganda ang kahihinatnan o resulta. Pang-anim, sa panahong ikaw naman ay naghahanap ng mga bagong pagkakakitaan at may mga bagong oportunidad na naghihintay, mas maigi na ito ay pagsikapan mo pa din. Kailangan pa din ang iyong wastong kilos upang sigurado na magtagumpay ka dito. Pang-pito, sa career, kung ito naman ay madalas mong makita sa panahon na nag-aasam ka ng promotion o lumipat sa mas magandang kumpanya o career, ay gawin mo na ito. Ito ay pahiwatig sa iyo na ipagpatuloy mo na ito. Ang pagkakita ng 11-11 ay parang isang flashbulb o snapshot ng universe na kapag nakita mo ito sa panahon na may iniisip ka, pangit man ito o maganda, ay isang paraan ng pag-capture ng iyong mga iniisip na arang isang larawan
na ipinapadala sa San Sinukob para tuluyan itong magmanifesto o magkatotoo sa buhay mo. Kaya madalas ay dapat na maging maingat tayo sa kung ano man ang iniisip natin. Pangit man ito o maganda, ito ay parang isang spell o dasal. Dahil ang universe ay madaling kumopya at kaya nitong ibalik ang anumang ibinigay mo sa kanya mula sa iyong mga iniisip o sinasabi sa kada minuto hanggang segundo ng iyong buhay. Ito man ay positibo o negatibo. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.